Nagbabala po ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o ang NDRRMC noong June 25 na posibleng mahulog sa tubig. Malapit po sa Ilocos Norte at Cagayan ang mga debris mula sa Chinese rocket na nakaschedule na i-launch ngayong weekend. Para bigyan po tayo ng babala, makakasalo natin ngayong gabi si NDRRMC at OCD spokesperson, Director Edgar Posadas. Director, magandang evening po si Johnson and Papa Awel. Kumusta ho kayo? Good evening po. Hi, Sir Johnson at Papa Awel, magandang gabi po at magandang gabi po sa lahat ng naka-tune in sa programa niyo ngayon. Director, yun ho bang information para ho dun sa ating mga kababayan sa Cagayan ay well-informed na pati sa Ilocos Norte? Opo. Johnson, naglabas ng interim na dated nung 25 pa ng Hunyo, no, ng memorandum number 130 series of 2024, at ito ay nakapatuon dun sa ating mga katuwang sa PCG, sa BFAR, sa DILG, sa DNR ng RIA, at saka sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils 1 and 2, no, ito sa Ilocos Region at Cagayan Valley. At ito nga ay dun sa nakatakdang pag-launch ng People's Republic of China noong Long March 7A na kanilang rocket, no? From their spacecraft launch site sa Wenchang sa Hainan Province. At ito ay more or less, no, nakikita natin yung range na medyo doon na posibleng mag-drop yung drop zone ay between doon sa area ng Burgos, Ilocos Norte at saka sa Santa Ana, Cagayan. Ang maganda lang dito, hindi natin nakikita yung possibility, mababa yung posibilidad, no? Medyo ang posibilidad ng pagbagsak sa lupa ay medyo unlikely, pero doon sa medyo dagat ang pwede niyang pagbagsakan. Opo. Director Posadas, kaya ho ba na tukuyin specific anong oras posibleng babagsak sa parting yon ng Burgos sa Ilocos Norte and Santa Ana, Cagayan, ang debris kung doon nga talaga? Sa ngayon, ang nakalagay lang dito ay between sa gabi, no, alas 7 hanggang alas 11 ng gabi, between 28 June at saka 30 June 2024. Ang gusto ko lang sabihin dito, Johnson, no, ito ay ang rocket naman na ito ay hindi siya military military type of rocket. Ito ay para lang i-launch yung mga satellite na load niya. At but ganun pa rin, ano, syempre yung rocket debris pa rin ay there is still that danger and potential risk, although sabi nga natin hindi unlikely na baka doon sa lupa, no, but syempre meron pa rin siyang risk sa mga barko, sa mga fishing boats at saka other vessels na that posibleng dumaan dun sa drop zone ng falling rocket debris. Opo. Director, pakilino nga pong mabuti yung party na yon, yung paglo-launch ng rocket ng China, kasi baka yung nakikinig at nanonood, ano bang klaseng rocket yan? Meron ba tayong dapat ikabahala po dyan? Lalo't alam nyo na, baka yung iba ikukonekta pa sa issue ng tension between the Philippines and Beijing sa West Philippine Sea. Opo, yun nga po, ang tipo po ng rocket na ito ay yun pong maglo-launch parang maglo-launch siya ng satellite into orbit, no. So hindi military type of rocket. Ayun. Po ito na ilo-launch nila. So ito po ay para lang i-deliver yung payload niya sa outer space, kaya gumagamit po sila ng ganitong rocket. Mm-hmm. Pagka ho ba ganun, Director, nag-i-inform ba halimbawa si Chinese government doon sa mga bansa gaya ho sa atin na posibleng tayo ay babagsakan ng debris mula sa kanilang rocket, or paano po nalalaman ng ating mga otoridad ng Philippine government para ma-inform yung mga kababayan po sa Ilocos Norte and Cagayan? Opo, kagaya po nito, sila naman po ay mukhang nag-aabiso naman po sila kung kailan nila ilo-launch yung kanilang rocket. Kaya nalalaman din po natin, at yung information po na nakalap natin at binibigay natin sa inyo ay base din po sa report ng ating mga kaibigan sa Philippine Space Agency. Opo.
I mean, yun ho bang, kumbaga halimbawa eh, yung trajectory, yung schedule po, naintindihan po natin na syempre baka i-announce po nila yan, yung trajectory ho ba nung debris na babagsak or kakalas mula po doon sa rocket, yun po ay papaanong nalalaman na kabilang po tayo sa mga mababagsakan? Opo, meron pong mga may mga calculations po siya, sir, no? Kaya nga ito po ay tinataya natin na yung drop zone is approximately 75 nautical miles away from Burgos, Ilocos Norte, or 126 nautical miles away from Santa Ana, Cagayan. Mm-hmm. So meron pong computation siya. Ayaw. At yun po yung posibleng area na pwede pong maging drop zone nung yung debris. Rocket na naglo-launch po dun sa payload niya into space. Bagamat Director Posadas, ang sabi mo ay may oras naman na posibleng babagsak yung debris po ng rocket between 7 p.m. to 11 p.m. Pero kinakailangan bang magpatupad pa ng no-sail zone doon sa lugar na yon ng Ilocos Norte and Cagayan? Sa ngayon po, dito sa abiso ng Philippine Space Agency, wala naman pong ganun. But pinapag-ingat lang po yung ating mga sea vessels, no? Lalo na po dun sa area applying that route. Kaya nga po ang ginagawa natin, sir, talagang na puspusan po yung ating, kaya nga po through our regional dream councils, no, sa Cagayan Valley at saka dito po sa Ilocos Norte, sa Ilocos region, no, ay talaga pong pinapaalam natin dun sa mga lokal na pamahalaan para po matulungan nila tayong mag-monitor at mag-abiso din po sa mga kinaukulan. At ganun din po dun sa ating mga ahensyang nabanggit kanina, kagaya po ng Coast Guard, ang BFAR, DILG, DNR, at saka yun nga pong regional councils ng dalawang region. And Director, alimbawang meron tayong mga kababayang mangingisda na pumalaot na or papalaot pa lang at makita ang parte or debris mula po sa Chinese rocket po na yun. Anong abiso po ninyo sa kanila? Anong gagawin nilang dapat? Opo. Wag po nilang itong ikukunin, ano? Wag po nilang i-retrieve or wag po nilang lalapitan kung maaari dahil para po ma-minimize yung risk from yung mga remnants po ng toxic substances such as rocket fuel, sir. So, yun pong ang kaya nga po ang abiso natin ay ipag-alam po doon sa mga kinaukulan pa na talagang may expertise po at kaalaman talaga tungkol sa mga debris na ito para sila po ang mag-manage ng mga debris na bumagsak. Ayun.